Pilit nang umiti si Andrew sa kliyente na kasalukuyang kapulong nila ngayon. Bagaman malaki ang respeto at takot nito kay Marcus, ay nasisilayan niya ang pahapyo na inis sa ekspresyon nito. He was getting impatient, waiting for Marcus to finish what he was doing. Magmula sa pag-upo nito ay panay ang pagtitipon nito sa cellphone, madiin ang mga kamay nitong pinipindot ang screen at tila ba may kaaway na kinakausap. He felt the chill in his spine when the boss was letting out angry curses, at anumang minuto ay sasabog sa galit. At tubiling inipon niya ang lahat ng lakas sa dibdib at siya na mismo ang nag-take over. He smiled at the client respectfully, at pilit na uumpisahan muli ang pinag-iwanan ni Marcus bago ito ma-distract. "Sorry Mr. Myron, lamang inaasikaso si boss, urgent family matters, I hope you understand," Andrew said in fluent Italian, at tumango ang kausap, pinalis ang kamay. "No worries, no worries, family is important," pagbabaliwalan nito at sila na lamang dalawa ang nag-usap tungkol sa kontrata, hindi lamang nito masabing wala siyang magawa, at higit na mas makapangyarihan kaysa sa kanya ang kaharap, the old man seriously talked with Andrew. Hanggang sa maya-maya ay tila naubos na ang pasensya ni Marcus, he pressed the phone on his ear, and with a chillingly cold and vicious voice, he uttered, "I don't care how you do it, I want them gone, dead or alive." Both the client and Andrew looked at him, nervous laughter rang in the room, and they both gulped. Havana touched Bu's face, his expression looked almost grim, his lips in a thin straight line. Nag-aalala siya kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng bata, at napuna rin niya ang matatalim na tingin at pinukul nito sa mga babaeng kasama nilang kumain kanina. "What's wrong baby?" she asked gently, "may masakit ba sayo?" Bu shook his head and led her to the bathroom, "Mommy, we need to take a bath." Itinulak siya nito sa shower, "Why?" amused na tanong niya, ngunit inamoy ang sarili, "She smelled good," yun lamang ay pinaghalo-halo na rin ng mga mamahaling pabango ang amoy niya, ito siguro ang ayaw ni Bu. Unti-unti niyang nahuhulaan kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng bata, but she didn't want to call him out, just yet. "Bu, tapatin mo nga si Mommy, do you have a crush on one of those big sisters?" Pinaningkitan pa niya ito, namula ang pisngi ni Bu, hindi niya alam kung sa inis, o talagang nahihiya ito. "What nonsense, they're all ugly compared to Mommy. Baby, you know it's okay to have a crush, right, Mommy?" Inis na ito, nakita niyang lalo namula ang pisngi ng bata, gusto niyang kagatin ang pisngi ni Bu. Nakakapanggigil ang baby niya, "Those big sisters are ugly, how can you accuse me of such a filthy thing?" Napahagalpak siya ng tawa, "Then why the long face, my love?" marahang puna niya. "I don't like them," at mukhang nagsasabi ito ng totoo. Itatanong na sana niya kung bakit, ngunit nagring ang cellphone niya. Kinuha niya iyon mula sa labas, at sinagot sa harap ni Bu. When she ended the call, she looked at Bu. "Don't you worry, babalik na sila sa abroad," pinatawag bigla ng mga kumpanya nila, she informed him shortly, at binuhay ang shower. "Ligo na tayo baby?" Umagang umaga ay hindi maganda ang pakiramdam ni Havana, mabigat ang ulo niya, at masakit ang mga kalamnan, natuloy nga sa lagnat ang sipon niya, at tama na minabuti niyang huwag munang lapitan si Bu, dahil baka mahawan pa ang anak. Nagpa-enroll pa naman ito sa isang Montessori, buhat ng obsession nito sa pag-aaral, he's busy with his school works, at ayaw niyang makasagabal sakaling magkasakit nga ang bata. Kasama nito si Jana, na permanenteng naging tagapagbantay ni Bu. Sa madaling salita ay nag-iisa siya sa kabahayan, and she enjoyed the calmness of being alone. Ang mahalaga ay nakasarado ang mga kurtina, malakas ang aircon at komportable siya sa kama, kung magutom man siya ay magtatawag na lamang siya ng delivery. Ngunit sa kasalukuyan ay wala siyang ganang kumain, inabot niya ang baso ng tubig sa may nightstand, at uminom, kakatapos lamang niyang ibilin kay Saira na hindi siya makakapasok sa opisina, pagkat masama ang pakiramdam niya, pahinga lamang ang katapat niya, at baka bukas makalawa ay makapasok na muli siya sa trabaho. Havana flinched suddenly, the onslaught of a terrible migraine assaulted her senses, nasa po niya ang ulong kay sakit, at napapikit ng mariin, her vision was playing tricks on her, parang TV na sira ang nakikita niya sa paligid, so she couldn't see things very clearly, inihilig niya ang ulo sa unan, at pilit pinatigil ang pag-inog ng mundo. Hindi na niya namalayan ang pagbukas, at sara ng pinto, kasabay ng mabibigat na yabag ng paa papunta sa kama. Tila baga isang malamig na kamay ang humaplos at pumawi sa kanyang nanakit na ulo.
Banayad, puno ng pag-iingat ang paghawak nito, she felt the back of his palm feel her temperature, at may nabuong kung anong pakiramdam sa kanyang dibdib nang tanggalin nito ang kamay, nang hihinayang at gusto niyang madama ang haplos nito. Bigla ay napamulat siya, rumehistro sa mga mata ang pagkabigla nang makita kung sino yun, Marcus Ocel niya sa mahinang boses, para siyang nasa isang panaginip, nakatayo ito sa kanyang harapan, at batid niya ang nag-aalalang ekspresyon nito, he looked concerned, worried and a tender look she couldn't put a name to, and Lord, he looked gorgeous, ngunit hindi siya makapaniwalang nandito nga ang lalaki, marahil ay nag-hallucinate lamang siya. Oh, honey, you're burning up, dagliyang tinanggal nito ang suit jacket, at naramdaman niya ang paglundo ng kama. You should have called me, may diin, at pag-aakusa ang tinig nito, tapos ay naramdaman niya ang matipunong dibdib nito sa kanyang likod. Ipinaikot nito ang bisig sa kanyang katawan at niyapos siya, mahahawa ka, pagprotesta niya, kung panaginip man iyon ay hindi pa rin niya gugustuhing tanggapin ang yapos ng binata, not for any reason, other than he drives her crazy, kakaiba ang paglukso ng kanyang puso tuwing lalapit ito, at ngayon namang nakayapos ito sa kanya ay nagwawala iyon. And stay here with you, I'd take that any day, in fact, naipit ang sasabihin niya nang maramdaman ang paglapat ng malambot nitong labi sa kanya. His tongue traced the line of her closed lips, probing her to open her mouth, at napabukas siya ng labi nang maramdaman ang pagpisil nito sa kanyang baba, and he kissed, and explored every part of her mouth, hindi namalayan ang sariling tumutugon sa mapangahas nitong halik, it was like human instinct when it came to him, hanggang sa lumalim, at mas naging mapusok ang labi nito, they kissed until she couldn't breathe, and when they parted, she was gasping for air. Napamaang siya dito, and he groaned painfully, at isiniksik ang ulo sa kanyang leeg, God, I want to swallow you whole right now honey, anito sa hinahapong tinig. Napailing siya, ngunit kinapa ang sariling emosyon. Wala siyang naramdamang pagkagalit sa bigla ang paghalik nito. Ni pagtutol ay hindi niya medama sa inaakto nito ngayon. She's feeling under the weather today, kung magkaturoan man ay maiidahilan niyang may lagnat siya. At possibly wala sa tamang huwisyo, never mind the consequences, ngayon ay gusto niyang i-enjoy ang pakiramdam ng niyayapos ng isang gwapo at napakabangong lalaki, di naman niya ang init ng katawan nito, at instinctively ay mas lalong sumiksik sa yapos nito, she was wiggling to find a more comfortable place, until she felt his firm hands on her waist. Stop it, his tone held a hint of authority, but his voice wavered and cracked, Havana hintayin mong maayos na ang kalagayan mo. At hindi kita papalabasin ng kwarto, he promised brittily. Maingat niyang inalis ang thermometer at tiningnan ang temperatura ni Havana. Mas mababa ito kaysa sa kaninang lagnat na lagnat. Mabuti at epektibo ang ginawa niyang pagpunas sa buong katawan at pagpapalit ng damit nito. Paano ba namay, abot-abot ang ginawa niyang pagtitimpi ng hubere niya ito. Havana was wearing undergarments, but he still saw the perfect curves of her body, at hindi niya maipagkakailang pinagpawisan siya ng malagkit, siya man ay nakaramdam ng tila ba pag-iinit sa buong katawan, iyong parang nilalagnat na din, at nakakasiguro siyang kung walang lagnat si Havana ay baka iba ang nagawa niya dito, he was keenly aware of his body's reaction towards this one woman. At ang mga reaksyon na iyon ay sadya niyang ine-entertain, pakilasa niya ay mababaliw siya kapag tiniis niya ang mga damdaming iyon, pagdating kay Havana ay tuluyang nawawala ang mga pagtitimpi at disiplina niya kasabay ng hangin. This beautiful woman made him want to act recklessly. Havana Monteverde Young is a test to his patience, in more ways than one, kinintalan niya ng halik ang noon nito. At pagkatapos ay walang ingay na lumabas mula sa silid, bumaba siya sa hagdanan, at dumiretso sa kusina, a chef was skillfully stirring the pot filled with piping hot porridge, then he ladled a portion on a white porcelain bowl placed on a neat wooden tray with a spoon, inabot niya yun, at akmang babalik sa itaas ng pigilan siya ni Andrew. Boss, are you sure you, what, he asked flatly, boss, hindi ka pa rin kumakain ng agahan, maging ng gabi ay hindi kayo kumain, at dumiretso tayo sa flight, I know you are busy taking care of madam, but you have to take your meals as well, boss, boss, napamulaga si Andrew sa likod ng amo, na umalis sa gitna ng kanyang pagsasalita. Ngunit nakaramdam din siya ng pagmamalaki dito, assistant na siya ni Marcus magmula ng binatilyo pa lamang ito, at parati na siyang nakabuntot dito, sanay itong pinagsisilbihan, and not the other way around. Ngunit ito ngayon ang nagsisilbing alipin para kay Havana, he had never imagined that there would be a day Marcus would act like them mere mortals,
who were slaves of love, pakiramdam niya tuloy ay isa siyang inahin, na nakikita kung paano lumalaki ang kanyang anak. "They grow up so fast," Andrew muttered as he stared at the boss. Back, umayos si Havana ng pagkakaupo. Bumukas agad ang pinto at iniluwa noon si Marcus na hawak ang tray na mayroong pagkain. Mukhang nagulat pa ito nang makitang gising na siya. Ngunit dagli lamang iyon at ngumiti ito sa kanya, a panty dropping, charming smile for that matter, "Tamang-tama ang gising mo, I bought food for you." Sinara nito ang pinto at humakbang papalapit sa kanya, "I'll feed you, siguradong hindi ka pa kumakain ng breakfast." Umupo ito sa kabilang pwesto ng kama. Havana gave him a tight-lipped smile, "Salamat, pero kaya kong kumain mag-isa. Hayaan mo ako, nagpresinta ako, di ba?" marahang tugon ni Marcus. "Gumagana ang mga kamay ko, Marcus, at may lagnat lang ako, hindi imbalido," doon ay nanigas ang ekspresyon nito. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo ay tila walang narinig. He stirred the bowl gently, at inihipan ang lugaw, "Alam ko, pero gusto kitang alagaan, pagsilbihan, sa ayaw at sa gusto mo." Inaraw nito ang kutsara sa kanyang bibig, "Don't argue anymore, darling, you were burning up earlier." Ipinilig niya ang ulo, "Did you change my clothes?" Muntik nang pumiyok ang boses niya. Mabuti na lamang at nakabaling siya sa ibang direksyon at hindi nito maaninag ang pamumula ng kanyang pisngi. Marahil ay sa himbing ng kanyang pagkakatulog ay hindi niya namalayan ang pinagagawa nito kanina. But now that she was awake ay natigalgal siya nang makitang iba ang kanyang suot. Tanging si Marcus lamang ang alam niyang kasama niya, kung kaya't ito lamang ang maaring nagpalit sa kanyang damit, and he had to have see her wearing nothing but her underwear. Para sa kanya ay labis na nakakahiya yon, "Is that why you're acting so strange, sweetheart?" Narinig niya ang pagtawa nito, and even his laugh sounded like music to her ears, "Don't worry, wala akong ginawang masama, pinalitan ko lamang ang damit mo, dahil pinunasan kita, ngunit hindi ko maipapangakong ganoon kalinis ang konsensya ko, you are very beautiful, sweetheart," baliwalang sabi nito, she gasped and looked back at him, he didn't look the slightest bit flustered, habang siya ay pulang-pula na sa hiya. You, kandautal niyang dinuro ito, she ought to be mad, but she felt more shy, good God, nakita ng lalaking ito ang kanyang katawan. Kumain ka muna, at mamaya mo na ako pag-alitan, okay, darling, he coaxed with a sweet voice, at sinubuan siya, good girl, anito at hinalikan ang kanyang pisngi. Nagising si Havana nang medyo madilim na ang paligid. Nararamdaman niya ang parang pabigat, na nakayapos sa kanya mula sa likod. Havana could even feel the warm kunos his body radiated, at gusto man niyang ipagsiksikan ang sarili sa katawan nito, ay tila puputok na ang pantog niya. Tinapik niya ang braso nito, marahan noong una. Pagkat inaasahan niyang maiintindihan agad nito ang nais niyang ipahiwatig, ngunit kabaliktaran ang ginawa ni Marcus at hustong hinigpitan ang pagkakayapos sa kanya. "Marcus," she half yelled habang pilit na kumakawala, "wake up," she urged with a yelp, pumihit siya paharap dito. Nakita niyang unti-unting nagigising at nang tuluyang magbukas ng mga mata ay nakuryente siya, itim na itim ang mata nito, his eyes were enigmatic yet clear at the same time, marahil ay matalim ang tamang itawag dito, sapagkat tumatagos hanggang kaluluwa ang mga titig ng lalaking ito, animoy alam nito lahat ang tinatago mong sikreto. "Mommy," pukaw ng inosenteng tinig ni Bio mula sa saradong pinto, "are you awake, mommy?" Bigla ay napabalikwas siya ng tayo, bago patuluyang mawala sa mga mata ni Marcus, na alarmang ibinaling niya ang tingin kay Marcus at sa pinto, ano na lamang ang sasabihin niya kay Bio kapag nakita nitong may kasama siyang lalaki sa kama, paano niya ipapaliwanag sa bata, at paano niya ipapakilala si Marcus dito, kumabog ang kanyang dibdib, mas mabilis na umakto ang kanyang kamay, at narinig niya na lamang ang paglagabog kasabay ng pagbukas ng pinto. Sinuri ni Bio ang silid, "What was that? May nalaglag ba, mommy?" Ninenerbiyos na napatawa si Havana at kunwari pinalis ang hangin, baka sa labas yun baby, baliwalang sabi niya. Akmang hahakbang si Bio, "Wait," pagpigil niya dito, "mahahawa ka baby, dyan ka na lang." Bagaman nangunot ang noo ng bata ay hindi na ito gumalaw, siguro ay nakita ang mariing pagtutol sa kanyang ekspresyon. She was rarely firm with him, but she had to be now, aside from her fever ay tinatago niya ang lalaking nakahandusay, or nakadapa ngayon sa tabi ng kama. Malaking tao si Marcus, at bahagya pang natatakpan ng kama ang katawan nito, pag lumapit si Bio ay bistado ang pinagtataguan nito. "Mommy, what about dinner?"
Itataas ko mamaya ang dinner. Oh, thank you, baby. Bahagyang tumaas ng ilang pitch ang boses niya, pero busog ako, baby. Ipahinga mo na lang, okay? No, mommy, kailangan mong kumain. Okay, but leave the food outside the door na lang, ha? Please, listen to mommy, ayokong mahawa ka ng lagnat. Beau reluctantly nods, okay mommy, I love you the most baby, go to bed early. Okay, Havana smiled at him habang sinara na ni Beau ang pinto. Nakatanaw pa rin siya, nang bumangon si Marcus mula sa sahig, his aura was scary. Napalunok tuloy si Havana. Pasensya na, kandautal niyang hingi ng paumanhin, na bigla lang ako, kahit kailan ay hindi ako ikinahiya ng kahit sino. Hindi naman, and I have never been hidden in my entire life, my existence is always a cause of celebration, nangingit-ngit na bigkas nito, Havana couldn't help but cringe, at bilang konsolasyon ay inilahad ang kamay niya upang tulungan itong makatayo, how dare you? Ah, she screamed in surprise, a harsh tug from him sent her tumbling down a top of him, napahawak tuloy siya sa balikat nito, habang nakaupo siya sa katawan ni Marcus, napalunok siya sa posisyon nilang dalawa. Ngunit hindi naman siya makapalag at nakapaikot ang kamay nito sa kanyang bewang. Kasi, baka magtanong si Beau, hindi ko alam ang isasagot ko. Edi ako ang sasagot, agap nito, nawawala ang kanyang focus nang ipinalandas nito ang kamay sa kanyang binti. At anong sasabihin mo, na malapit na tayong magpakasal kaya dapat ay masanay na siyang nakikitang magkasama tayo sa isang kwarto, puno ng kumpiyansang sabi nito. Tuloy ay napamaang siya dito. Hindi alam kung anong sasabihin, hindi malaman kung nagsisinungaling lamang ba ito. I'm assuming hindi mo nagustuhan ang narinig mo, puna nito sa kanyang blankong ekspresyon. Ipinangako ko sa sarili kong papakasalan kita, Havana, regardless of what you think or feel, dahil hindi ako makakapayag na tawaging bastardo si Beau at ang iba pang magiging anak natin. Bagaman may nakapa siyang logic sa eksplenasyon nito, ay mayroong mapait na lasa sa kanyang bibig sa mga sinasabi nito. Sinong nagsabi sa iyong gusto kitang pakasalan at bigyan ng mga anak, nananaginip ka? Oh sweetheart, all my dreams come true, patuya nitong singhal at kinabig siya papalapit, matapang niyang sinalubong ang nag-aalab nitong mga titig. Then count this as the first time your dreams fail you, mas moderno na ang pag-iisip ng mga tao ngayon at laganap na ang mga single parents, I won't marry you just because. Oh you will, sa ayaw at sa gusto mo, one of these days ay ikakasal tayo, kahit paatali kita sa upuan upang mapermay ka, madilim na wika nito, at bago pa siya makapyok ay sinupil nito ang labi niya sa isang mapusok na halik. Kapansin-pansin ang ginawang pag-iwas ni Havana kay Marcus ng mga nakaraang araw, she acted distant, lumalayo kapag lalapit ito, iiwas kung magkakasalubong man sila, at kung may ipaparating man dito ay pinadadaan sa malalapit nitong mga secretaries. Hindi lamang ang mga ito ang nakapansin ng tila ba pagtatago ni Havana kay Marcus, kundi na rin si Syrah. Wala man itong alam tungkol sa totoong namamagitan sa kanilang dalawa ay ramdam nito ang biglang pagiging elap ni Havana sa lalaki. Ma'am, lunch na po, hindi po ba kayo kakain? Pukaw ni Syrah kay Havana, na kung titingnan ay seryoso ang ekspresyon habang mayroong binabasa. Nagtaas ito ng ulo, saglit na tiningnan ang relos, at may bahid na inis na sinabi, no? Go ahead, may tatapusin pa ako. Tumango si Syrah at walang ingay na isinara ang pinto pagkaalis. Sandali pa'y napasandal si Havana at bamantong hininga, tansya niya ay wala siyang matatapos na trabaho. Kanina pa siya nagpapaulit-ulit sa isang report na yon. Ngunit walang pumapasok sa isip niya, katulad ng mga nakaraang araw, she credits it all to the lack of sleep, hindi siya makapag-concentrate dahil kulang siya sa tulog. Ngunit parang mantra na pinaulit-ulit niya ang mga katagang iyon, at maging siya ay hindi maniwala. That man must be fond of witchcraft, umaraw man o gumabi ay binabagabag nito ang katinoan niya, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya, gayong mariin ang pagtutol niya sa inialok nitong kasal, she's so worked up, to think na hindi naman talaga pagmamahal ang dahilan kung bakit ito nag-propose. Napamulat siya nang marinig ang paglalock ng pinto, kumabog ang kanyang dibdib ng mapagsino ang dumating. Kakaiba ang kilabot niya nang mabatid ang madilim nitong ekspresyon. Malaki ang hakbang nitong lumapit sa kinaroroonan niya. Ngunit bago pa siya makabulalas ay kinorner na siya sa upuan, we need to talk, binigyang diin nito ang bigkas. Tila lumukso ang kanyang puso nang humaplos ang mainit nitong hininga sa kanyang mukha. Mr. Pajardo, don't think this is appropriate, nagmura ito.
Napasinghap siya at pinanlakihan ng mata ang lalaki, nababanaag niya ang galit sa mga mata nito. Ngunit mayroon ding ibang emosyon na hindi niya mapangalanan, "I have given you as much time and space as I could master, pero sinasagad mo ng husto ang pasensya ko. Kumalma ka nga, hindi kita maintindihan," pilit na pinatatag niya ang boses, kunwa ay hindi siya naapektuhan sa pagkalapit nilang dalawa. "Oh sweetheart, imposibleng hindi mo alam kung anong ginagawa mo sa akin. You've been avoiding me at ni Sulyap ay hindi mo ibinigay, and it felt like I was locked out of heaven," he rasped out in a tone of voice na nahihimigan niya ang kawalang pagtitimpi at desperasyon. "Alright, I've been avoiding you, but so what? Hindi ba't nagagawa ko naman ng maayos ang trabaho ko? Kaya wala kang karapatang ligaligin ako sa opisina," buong tapang na saad niya, at itinulak ang balikat nito, "kaya pwede bang umalis ka sa harap ko?" Hindi natinag ang lalaki sa pwesto. "You're also attracted to me, I can feel it," pinaningkitan siya ni Marcus, tila pinag-aaralan siya, "your eyes flutter when I kiss you respond to me, and how soft and pliant were you in my arms, kung saan ang galing ang resistance mo ngayon ay hindi ko maari, what are you afraid of, sabihin mo sa akin," it was a demand, rather than a question, walang salitang namutawi sa kanyang labi. "Are you unsure of my intentions?" "Wala akong matanda ang pangyayari na binigyan kita ng motibo na hindi ako seryoso sa'yo." Agap ni Marcus dumampi ang labi nito sa kanya, a soft and feather-like kiss, ngunit nanuot sa kaibuturan niya ang kuryenteng dulot nito, hindi siya nakapalag sa bilis, at may nakapa pa siyang panghihinayang nang humiwalay ito, pinatunayan lamang niya ang sinabi nito, that she could very well be putty in his arms, nagsusumigaw ang utak niya ngunit gustong gusto ng puso at katawan niya ang bawat halik at haplos ni Marcus, nang hihinang napasandal muli siya, at sinalubong ang titig nito. "Disappointed, I could always give you more, all the pleasure in the world, in fact," ani Marcus, habang hinaplos ng kamay ang kanyang pisngi, dinaman niya ang pagdating ng kanilang mga balat, napapaso sa haplos at pagtingin nito sa kanya, his gaze was promising a world of pleasure, and she felt a liquid heat pulang on her stomach, mali, kabaliwan lahat ng nadarama niya para dito, "please everything is just too fast for me," pag-iwas niya. "I can wait, makakapaghintay akong mahalin mo. Pero hindi ang pagpapakasal sweetheart, our marriage should happen as soon as possible," seryoso ito. But she couldn't quite concentrate on what he was saying gayong panay ang paghalik nito sa kanyang mukha at leeg. He was trailing hot and wet kisses on her collarbones, to her ears and jaw, at mababaliw siya sa mga pinagagawa nito, kung hindi naungkat na naman ang pagpapakasal. "Bakit ako, kung maraming babae dyan ang gustong magpakasal sa'yo, women your calibre, and of your social status, dahil magkaiba tayo ng mundo, oo, at may anak tayo, but that should never be the foundation of a marriage," aniya habang iniiwas ang sarili. "Why, those women could never be you, beautiful, bewitching, alam mo bang pati sa panaginip ay binibisita mo ako. Simula ng mapalad na gabing iyon ay hindi mo ako iniwan, no woman has ever left an impression on me like you have." "Then it must be lost, Marcus," simpleng tawag ng laman yan. Singhal niya dito, "hindi ko ipagkakailang gusto kitang maangkin, ngunit gusto ko ay kasama ang puso at kaluluwa mo. I want to make love to you, I want you to chant my name as I drive myself into your warm tightness, grip my hair, heck dig your nails on my shoulders, while I whisper my undying love for you as we discover new heights of pleasure, I desire you, I want you hot and needy, yes but that doesn't mean I won't give you the world, just say yes." Walang maapuhap na sasabihin si Havana, the offer was too tempting, so much so, that it tested her sanity, tama bang magpatianod siya sa lalaking ito? Lord, he is a gorgeous man, who knows his way around words. Ano pa nga ba ang aasahan niya sa isang businessman? Mabulaklak itong magsalita, magaling mambilog ng ulo. Ngunit paano siya makakahindi kung bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay gustong umoo? "What if I say no, the only choice I could give you is yes or yes, bibigyan kita ng panahon, para pag-isipan mo, and never avoid me again darling, mababaliw ako," mariing sambit nito at muling sinibaseb ang kanyang labi.